Hala, bigla nagyelo ang aming aircon at halos hindi na makita ang paligid. Bakit kaya? Bale, itong araw na to ay araw ng Sabado at day off namin. Ito rin ang araw ng aming pamimili ng mga pagkain. Kaya nag-asikaso na ako dahil baka dumating na yung aming bus na sasakyan, yung service namin. Dahil 10 a.m. ang dating ng bus, nagsuot na nga pala ako ng medyas at itong jacket. At syempre, dahil malamig na sa labas, nagsuot na rin ako ng blazer, pampatong sa may jacket. Baka kasi pag lumabas tayo, baka maging basang sisiw tayo sa labas. Pagkatapos ko nga magbihis ay kinuha ko itong bag ko, baka maiwanan pa at wala akong pambayad sa may store. Baka nakapila na ako sa may counter, wala pa pala akong pambayad. Dumiretso na nga ako sa may CR para magsalamin at isuot itong bonnet ko. O ayan na, sa may nag-comment, kailangan daw tago dapat yung aming tenga para doon hindi daw kami lamigin. Tignan nyo mga repa yung labas, medyo malamig na at mahamog talaga. Kaya ipapasilip ko sa inyo, tignan nyo. Kung nakikita nyo ngayon soft drinks dito sa may gilid ng bintana, lumalamig yan at nagyayelo. Bale, ito na yung ginagawa naming rep, magdamagang niyang nasa labas. Dito nga, pagsilip ko sa may bintana, nakita ko na nagyayelo yung aming aircon. Ibig sabihin niya mga repa, kahit ice cream, titigas sa labas. Dahil malapit na nga mag-alas 10, lumabas na rin kami ni Mark. Baka maiwanan pa kami at marami kami nasa baba. Unahan din sa pagsakay. Bali, dalawang beses pala ang pagsundo ng mga bus dito sa amin. Yung unang pamimili ay 10 a.m. at yung pangalawang pamimili, 5 p.m. naman. Kaya pag yung iba hindi na kasya sa may bus, pwede na lang mamayang 5 p.m. Kaya kahit naka-BS ka na at ready ka na, hindi ka pa rin makakasama pag nahuli ka. Hindi kasi pwedeng tayuan sa may bus mga repa. Hindi ka tulad sa atin, pwede tumayo. Bali, nakakuha na nga tayo ng ating plastic na gagamitin para mamaya at bumaba na rin kami ng hagdanan. Pagbaba ko nga ay nandito na rin pala yung iba kong mga kasama. Naghihintay na rin sa pagdating ng bus. At habang nagbablog nga ako, sumama sa akin si Ma'am Erica. Sama daw siya sa vlog ko. Solid mga repa, mabait siya si Ma'am Erica. Dahil pasado 10 a.m. na nga ay dumating na rin yung bus na hinihintay namin at lumabas na rin kaming lahat. Grabe mga repa, sobrang lamig nga dito at tingnan niyo yung paligid, ang kapal ng hamog. At dahil nga first time ko makakita ng snow, excited na ako mga repa. Umakit na at nagsipagsakay na kami sa may bus at sana nga ay meron pa akong space na maupuan. Kung di, kawawa ako. Baka mamaya pa akong 5 p.m. maghintay ulit ng bus na darating at para makapapamili ng pagkain. At ayun, buti na lang at meron pa akong upuan. At dahil kompleto na nga lahat ay paalis na kami. Hala, tingnan nyo mga karepa, sobrang kapal ng hamog. Halos hindi mo na nga makita ang paligid. Sabi doon nila, ito na doon senyales na malapit na doon mag-snow dito sa lugar namin. Habang nagbablog nga ako, may tumawag sa akin sa gilid. Isama ko daw sila sa vlog ko. Ayan na, sinama ko na kayo. At siya nga pala mga repa, meron ng update sa aking ngipin, napabunot ko na rin. Kaya nga hayahay na at hindi na ako nahihirapan. Pero dahil nga bago pa lang, masakit pa rin yung binunutang ngipin sa akin. Bali, pangalawang araw pa lang to. Gusto ko nga pala magpasalamat kay Ma'am Edith, siya yung tumulong sa akin at sumama sa may dentist para mapabunot ng ngipin. At syempre, maraming salamat po kay Doc. Habang nagbibiyahe pa rin kami mga repa, ay napakakapal pa rin ng hamog. Kung makita nyo nga na hindi namin alam kung ano bang susulpot sa harapan namin. Baka may kasalubong kaming barko o aeroplano. Hindi, joke lang. Ganda ng tanawin kahit hindi maano. Ganda ng tanawin kahit hindi makita yung ano, no, kapal lang. Ay, sorry. At siya nga pala mga karepa, bago doon kami mag-grocery, dumiretso muna pala kami sa small city. Dahil yung mga kasama ko ay meron doon mga bibilin dito. Paghintungan ng bus ay nagsipagbabaan na kami lahat. At grabe mga karepa, sobrang lamig dito. Dahil nga sobrang lamig na nga, ay may lumalabas na usok sa aming bibig. Mamasok. Usok ka, libre usok. Dito. Dito ay naglakad-lakad na kami lahat at kanya-kanyang mga punta sa iba't ibang mga store. Yung iba naman ay papunta sa may ukayan at yung iba naman ay magwi-withdraw ng sahod. Tapos yung mga kasama ko naman ay bumibili ng mga uulamin nila para ngayon at bukas. Dahil hindi naman ako bibili, lumabas na rin ako mga karepa at para tumingin sa labas at sa mga paligid. Ginawa namin ng mga kasama ko na si Mark at si parang Erwin, naglakad-lakad muna kami at tamang libot lang. Dito nga nakita namin yung mga kasama namin yung pabalik na, kaya biniro namin. Tayo! Kabayan! Kabayan o, oh, kabayan! Nilaw kabayan! Nakasulubot na yung kabayan! Dahil nakikita na nga namin na pabalik na yung iba namin mga kasama, bumalik na rin kami sa may bus at sumakay na rin. At para nga malaman na kompleto na kami para makaalis na, binilang na nga kami ni Sir. At ayun mga karepa, kompleto na at pabalik na rin kami kung saan kami bibili ng mga grocery. Nang nakapag-park na nga yung bus ay bumaba na ako at pati mga kasama ko. Tamang lakad lang at kahit malamig yung paligid. At syempre, tamang kwentuhan din. Nang nakapasok na nga kami sa may market, dali-dali na akong kumuha ng basket, baka maunahan pa at wala tayong paglalagyan. Otra mga repa, samahan nyo akong mamili. Siya nga pala, si Ate Joby ay hindi sumama sa pamimili namin dahil busy siya ngayon mga repa. Dahil nga birthday niya ngayon, happy birthday Ate Joby, kaya nagpabili na siya sa akin. Bali, inuna ko nga pala yung saging na pinapibili niya at next naman itong tinapay. Yung sinasabi nila na parang katol. Ang kaso nga lang mga repa, wala na pala, naubos na. Kaya pala, inubos na ni paring Treb. Tinan nyo, kinuwala
lahat. Kaya pala kanina pa tumatawa dahil wala nang tinapay na sinasabi ni Ate Joby. Magki second option naman tayo, tasty bread na lang. Bali dalawa nga pala kinuha ko dahil yung isa para sa akin dahil tinapay lang ang binabaon ko sa may trabaho. At ito pa mga karepa, waffle din. Masarap din to kaya ito rin binabaon ko. Dimiretso naman ako kung saan nakalagay yung gatas. Pinapabili rin pala to ni Ate Joby sa akin. At next naman ay kumuha naman ako ng mga gata. Dalawang malalaki na daw mga karepa dahil magbibilo-bilo daw si Ate Joby. Dahil napadaan din ako sa mga frozen na gulay. Kumuha na rin ako mga karepa. Ilang araw na kasi ako nagbababoy at manok. Kaya magugulay muna tayo. Lalo na bawal ako sa manok at baboy. Dahil kakabunot pa nga lang ng aking ngipin. Bumalik nga ako sa may tinapay dahil nakalimutan ko to. Magpuputlo nga pala tayo at magburger din. Matagal na rin na hindi na ako nakakapagbaon nito. At dahil meron nga tayo nabasa sa may comment section. Sa palagay ko nga ay dentist yun si ma'am. Ang sabi niya sa akin, pagkabunot daw ng ngipin ko, kumain daw kaagad ako ng ice cream para agad daw gumaling. O ayan mama, yung request mo, gagawin ko na. Try ko nga. At total naman, mahilig ako sa ice cream. Ma'am, maraming salamat po sa comment nyo. O ayan mga karepa, mukhang kompleto na yung mga pinamili natin. Oops, munti ko na makalimutan. Kailangan ko nga pala ng orange juice dahil talagang kailangan na kailangan ko to. Kung hindi nyo nga natatanong mga karepa, ay mahina ang aking likod. Meron nga akong pulmon, pero sa awa ng Diyos, eto malakas pa rin ako. At ang gataka nga ako mga karepa dahil din ako sinusumpong. Dahil siguro na-exercise na rin yung aking katawan sa aking trabaho. Nakatulong siguro yung inhale exhale kapag hinihingal na ako sa trabaho dahil mabilisan nga ang kilos. Nung nag-apply nga ako, iniisip ko na baka hindi ako makaalis at baka makitaan sa may x-ray ko. Pero laking pasalamat ko. Napa-thank you Lord talaga ako dahil fit to work ako. Kahit nga meron akong karamdaman, hindi hadlang yun para makapag-abroad. Talaga nilakas ng loob ko kahit alam ko mahina ang aking likod. Dahil kung hindi ko gagawin yon, ano na lang mangyayari sa aking future? Paano ako matutulungan ng mga magulang ko? At eto mga karepa, kahit malamig dito, kinakaya ko. Pero yun yun, 6 months na ako dito sa abroad. Kaya masasabi ko sa mga mag-a-abroad at sa mga nagbabalak, kahit nag-a-apply pa lang kayo, alagaan nyo na yung kalusugan nyo at pangangatawan. At dahil kapag natanggap kayo at bago umalis, kailangan maipasa nyo muna yung medical. Dahil yun ang pinaka-importante. Dahil ang trabaho dito ay hindi madali. Dahil kalusugan at katawan natin ang puhunan natin dito sa abroad para kumita ng pera at makapagpadala sa ating pamilya. O ay na mga repa, nagbibilang na ulit kung kompleto na para makaalis na rin at makabalik na sa aming accommodation. Pero bago nga kami dumiretso umuwi, meron pa pala kami dadaanan na isang store. Dito pa kasi nabibili yung iba pang mga pagkain. At syempre, kapag day off, dito rin bumibili ng alam nyo na yung pamparelax at pampatulog ng iba namin mga kasama. Ito nga pala mga repa, ang binibili ko dito, itong hotdog. At yung iba mong mga kasama ay mga nuggets at iba pang frozen food ang mga binibili nila dito. Dito nga'y pumila na ako at para mapagbayad na rin. Mabas na rin ako ng store at hawak-hawak ko itong hotdog. Wala kasing plastic mga karepa. Dito kasi hindi uso, kailangan magdala ka ng sarili mo. Fast forward nga'y narating na rin kami sa aming accommodation. Pagabangan ng lahat ay kanyang-kanyang kuha na ng mga gamit at mga pinamili. At kaming lahat nga'y nagsipag-akyatan na sa mga kanyang-kanyang kwarto. Dahil nga excited na ako kumain ng ice cream, eto na mga karepa, buksan na natin. Kaya kayo, kapag nabunutan kayo ng ipin, magbibili na rin kayo ng ice cream. O diba? Sana all. Yun no? Sarap. Alam niyo ba mga karepa, after 6 months, ngayon pala tayo makakain ng ice cream. Dahil nga malamig dito, baka lalo kami lamigin. Pero dahil nabunutan tayo ng ipin, napilitan talaga akong bumili ng ice cream. Para na rin to sa aking ngipin at para gumaling na rin. Sarap. Tara mga karepa, kain tayo ng ice cream. Kadakain ko nga ng ice cream ay nilalagay ko sa may gilid ng aking pisngi para malamigan kung saan ako nabunutan. Dahil nga mahilig ako sa ice cream, kaya kung ubusin to mga karepa. Pero syempre, joke lang, baka sumakit ulo natin at sipunin tayo dito yung makapasok sa trabaho. At siya nga pala, bago matapos ang video na to, magsi-shoutout na tayo. At para ma-shoutout kayo, pa-share po ng vlog ko, tapos mag-comment po kayo ng share down at pa-shoutout. Ito na ang hinihintay ng lahat. Shoutout po kay Ma'am Jinel Florentino from Iloilo City. Shoutout din po kay Ma'am Lorna Katimbang, kay Ma'am Sheila Jamie from KSA Haver Albatin. At shoutout po kay Ma'am Teresa Norbe at sa Rihino Family from Negros. At shoutout din po kay Ma'am Lomera Sukal dito. Shoutout din po kay Ma'am Alicia Bailey from Germany. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Maraming salamat po sa panonood.